small sa basketball side, gusto mo siyempre, ako ang boss ng pera. Well, madali yun. Ang all you have to do is learn how to save properly. Now, pag hindi ka nag-iipon, eh na nanaginip ka, you're dreaming that money will work for you. See, there's one thing good about money. Money will always work for you, but it doesn't work if you don't have any money. So, you need a proper way, a financial way of understanding how money works, because kung walang perang nagtatrabaho sa iyo, you need to provide for your family. So, kitaan ka magtrabaho, di ba? So, dalawa lang yan. Saan pa ang gusto mo? Money work for you or you work for the money? That is why we choose, no, na dapat meron tayong pera to work for us. Living on interest, passive income, yun. Talagang tinuturo natin yan sa IMG. And balik, dagdagan ko muna yung ano, no, tanong, napaka-interesting kasi yung tanong na binigay mo si Stisa. Ano yung signs na hindi na ikaw ang kumokontrol ng pera mo? Anako, napakaraming signs, ano? Number one, kahit anong gawin mo, kahit anong budget na gagawin mo, hindi mo pa rin mapakasyal income mo. So talagang palagi kang naghahabol, ano? Palaging problema mo kung saan kukuha ng panggastos or pangdagdag sa gastos kasi nga yung present income mo is kulang talaga. And another thing, takot na takot ka na magkakasakit or takot na takot ka pag nagkaroon ng emergency kasi nga wala kang healthcare, wala kang emergency fund. So takot ka na mawalan ng trabaho kasi alam mo pag nawalan ka ng trabaho, talagang ano, no, talagang mababankrupt ka or malulubog ka sa utang kasi nga walang pera na itatrabaho sa iyo at saka hindi pa solid yung financial foundation mo. So yun, sinabi nga ni Joanne, if you cannot control your money, money will control you. So at tanong pa ni Joanne, ano, sino ba ang boss, ikaw or pera? So another question is, sino ba ang slave? Are you a slave of money or money is your slave? So talagang ang lahat na to, money problem, main cause talaga. Number one is mismanaged income, mismanaged money. Utang, ito talaga, yung utang talagang nabanggit ni Joanne. Talagang itong ano lahat, ito yung culprit ng lahat. Kaya nagka-problema sa utang. I mean, sa pera, dahil sa utang. Kaya meron kaming sinasabi dito, no? Talagang iwasan mo talaga yung utang. So, paano mo naman malalaman kung what stage na yung ano mo, problema sa utang? There are stages of debt problem kasi ang stage 1 na sinasabi namin dito is kami lang gumagawa nito. Stage 1 is hand to mouth. So, meaning, ang pera mo, pagtanggap mo ng sweldo, bayad ka sa mga ano mo, no? Mga bills, etc., bayad sa utang. Ang naiwan is para sa pagkain lang. Pag hindi mo na-control yung utang mo, then pasok ka sa stage 2, nagiging hand-to-hand ka na. So, yung income mo, pagtanggap mo, ubos lahat pambayad sa utang. So, anong ipoprovide mo sa mga needs mo? Utang para may makain ang pamilya. Pag hindi ka marunong mag-control ng utang mo, nasa stage 2 ka, punta ka sa stage 3. Ang stage 3 naman is touch me not. And ako, maraming mga Pilipino ngayon, touch me not ang ATM nila. Hindi na nila mahawakan. Hindi na sila ang mihawak. At saka, ang password talagang hindi na nila alam. Naku, pag hindi mo pa rin na-control yan, pasulang, hanap ka ng paraan. So, increase your cash flow. Tapos, alisin mo yung utang mo. In that way, kung hindi kaya ng present income mo, tanggalin yung ano, yung utang mo, then look for an extra income. So, yun yung ano, unang alisin mo yung utang mo. Tapos, pag wala ka ng utang, then you can start building your financial foundation. Yung tinatawag namin na kailangan, meron ka ng protected ang health mo, protected ang life mo, protected, may mga investments ka, at may merong mode ka. So now you know that you have a negative, then you just catch up with the negative. The problem kasi of some people, no? Maybe most people, is the more you earn, the more you spend. That's the biggest mistake you're gonna do. No? Dapat, the more you earn, right, the more you save. And so, the more you earn, the lifestyle remains the same. Kasi when you make the lifestyle remains the same, mas marami kang maiipon. So now you will see that the budget, now I know, okay, ang budget ko pala 30,000. But ang sahod ko ngayon is only 25. So mayroon akong 5,000 na negative. So I work very hard. Pag yung budget ko is naging 30,000, at least I know
that I'm already on the neutral side. So after that, if nag-i-earn ka na ngayon ng 40,000, that your budget is 30, meron ka na ngayon 10,000 savings. So visualization is very important, because if you don't visualize, you cannot react. You know, many times I've seen people, akala ko kasi ang budget ko. But nung sinulat na namin lahat, and IMG, meron tayong tinuturo about that, na you have to write down everything, every detail you have to write down. However, sometimes nahihiya tayo isulat eh. So anong gagawin natin? Tuturuan ka na lang namin. Ikaw na magsulat, ikaw na rin magkukompute, di ba? But the truth will set you free. You need, the first thing, if you're listening right now, no? Dito sa show natin, the first thing you need to do, kung hindi po man nasusulat ang budget, hindi sabihin, may budget ako, I have a budget. No. You know, you have to list down the budget so you would know exactly what's your expense and what's your income. Okay? So it's very important that you would know magkano ang natitira. At kung walang natitira, kailangan nahahanapan mo ng paraan. The longer you can fix it, di ba? I mean, the faster you can fix it, the better for you. If you don't fix it, you will really end up in debt. That's a lot of people. And you know, when you keep on making a loan, you keep paying more interest. And the more interest you are, ano ba ang interest? Ang interest are expense. So instead na bababaan mo yung interest, bababaan mo yung expense mo, because nag-loan ka, dumadaming expense mo. And habang dumadaming expense mo, the income remains the same. So very, very wrong yan. No? And lalo na itong Papasko, a New Year's resolution, kailangan makita mo na that from the start of the January 2021, kumusta ba ang budgeting natin? So again, ang goal natin is we want, I'm sure if I were to listen here to everybody that's listening, if you ask them, gusto mo bang you control money? Of course, even everyone you ask, of course, I'd like to control money. Well, the question is, nagba-budgeting ka na ba? Diba? And pag sinabing hindi pa, then you need to adjust so that this year, it's a year that you start to control money by really making an actual budget. And alam ko, the first time you make a budget, masyashock ka. Oh my God, ganito para karami expense ko. Okay lang yun, right? The earlier you know, the better you can find the medication, the solution for that. I like that. You know, the truth of our financial state, karamihan, hindi na, we have to start somewhere kasi, di ba, Noel, kailangan alam mo kung saan ka. Kasi kung kala mo nandito ka pala, nandito ka, eh, paano kang makakausad? Di ba? So budgeting, Noel, anong mga practical tips na pwedeng mabigay sa ating mga viewers? Yeah, practical tips about budgeting. Tinitingnan ko, sis, maraming I do a lot of financial coaching. Tinitingnan ko how they do the budgeting. Most of the time, ang they create a budget is they monitor or they keep track where their money is going or where their money went. Saan po pumunta yung pera nila? That's not budgeting, ano? Kasi that's too late. Kung yan ang system, meaning talagang kukulangin yung income mo, kasi dami-dami, mamaya ipapakita ko sa inyo yung yung changes in our financial culture or financial landscape na iba na ngayon. Kaya ang budgeting dapat is you have to create a system to guide you where your money should go, no? Budgeting is kailangan you have to make a list na dito dapat pupunta ang pera ko. Hindi yung imomonitor mo saan pumunta ang pera mo, that's too late, ano? So dapat saan dapat pupunta ang pera ko. Yon, siya nabanggit din ni Joanne. For example, my example is your income is 20,000. Dapat isusulat mo saan ba dapat ang gagastosin ko is siyempre above 10%, no, for your tithes and 20% for your savings. So ang mga 30%, so meaning 70% of 20,000 is 14,000. Dapat isusulat mo saan ba dapat pupunta yung 14,000. So dapat hindi susubra, no? So ililista mo lahat yung mga needs. So syempre, unahin natin ang needs, ano? So sa 14,000, kung kasya ang needs, kung talagang kulang sa 14,000 ang needs, so wala ng wants, wala ng pang-lifestyle, wag muna. Yung mga needs ang unahin natin.
So kung ang gagawin natin is i-keep track lang natin kung magkano ang gastos, talagang sobra-sobra yan. Kaya balikan ko ano, for the second time na budgeting is dapat you should have a concrete plan or concrete list saan dapat pupunta yung pera mo. So yung 70% of your income, ano bang priority na mapupuntahan? Dapat hindi siya susubra dyan. And you have to stick with the budget. Hindi dapat sumusubra, no? So yun, nabanggit ko kanina, budgeting. You want to achieve, no, a strong financial future. You want to build solid financial foundation. Nowadays, no, in the present world, there's a lot of changes in our financial landscape. That's why nowadays takes a lot. It requires high level of discipline para magpakasya mo yung income mo. Kasi dati, sinasabi nga natin palagi before, kasi ang option mo to spend, napakakunti. Ngayon, there's a lot of temptations to spend really. So, kaya dati talagang with little discipline about budgeting, magpakasya muna kasi ano bang panggastusan natin dati, di ba? Gusto nating mag-enjoy. Anong ginagawa natin during this time, di ba? Loksong tinik, patintero, tumbalata, syatong, piko, sungka, lastiko, hulin. Talagang with careful budgeting. Kasya-kasya. Kaya ngayon, high level of discipline kasi anong saan pupunta ang pera natin? Yung cellphone, yun. Mga iPhone 12, mayroong iPhone 13, mayroon na naman iPhone 13 Pro Max. May S20, S21, S21 Ultra. Talagang iPad, laptop, PS5, Wii, Kinect, Xbox, Switch, para ma-enjoy. Talagang malaking gastos na yan. Napakalaking gastos din yan, di ba? Dati, walang mga mall, mga tiyanggi-tiyanggi lang. Okay, tapos, libre ang sini, di ba? Sini sa plaza, libre. Ngayon, grabe. Mall, add to cart, wishlist, ano yan? 11-11, so, talagang maraming paggastosan. Kaya ito, in-example ko palagi, dati, Coke, Pepsi, talagang sikat na sikat ka na. Enjoy na, Royal, Sprite, 7-Up. Ngayon, talagang mga ano, no, mga fancy coffee shop, mga milk tea. Kaya tinitingnan natin yung mga coffee shops ngayon, mga estudyante pa lang, Starbucks na. Sinasabi ko nga, nung panahon namin, kailangan lalagnatin ka muna para maka-Royal, di ba? So, ang pinapakita ko lang dito is you want to create or you want to build strong financial future, ibang disiplina, higher level of discipline ang kailangan mo dito to secure your future. Kaya yun, budgeting, talagang pinaka-importante talaga yan sa financial planning. And again, you want to build strong financial future, yun, pinaka-balikan natin, budgeting is most important thing. Okay, so it's knowing the truth of your financial state and then writing it down. At saka, Noel, gusto ko yung sinabi mo na dapat pala isulat mo muna yung budget bago mo gastusin yung pera. Kaya nauubos eh, no? Kasi ginagastos natin, wala pa tayong budget. So, Bart, ano, mga practical tips pa para sa ating pag-budget? Totoo yun, sis, mga sinabi ni Noel at ni Joe. Talagang budgeting is your map, your guide. Ito yung susundan mo. Talagang anything that is written, talagang mas matatandaan mo. Talagang kailangan ng budgeting para malaman mo kung you're overspending or tama lang. So, dapat talaga nakasulat. Pero, kailangan din strictly susundin natin ang bawat ano, ang sinulat natin. Kasi, baliwala lahat ng sinulat mo kung bottom line, walang disiplina, di ba? Kaya, importante talaga